Hi mga kaalamats! Welcome po sa aming YouTube channel, Ang Alamats. Amoebas, love advice, music, anime, travel, and stories. Mga kaalamats, kilalanin naman natin ngayon ang isang underrated na banda na nagpasikat ng kantang Buwete Ba at Tensyonado na naririnig natin sa ating mga radyo at MP3 noon. Sila ay ang bandang Soapfish. Alamin natin kung paano nga ba sila nagsimula at kamusta na kaya sila ngayon. Ang Soapfish ay isang Filipino pop rock band na nagmula sa Quezon City. Nabuo ang bandang Soapfish noong early 2001. Nagsimula ang kanilang samahan bilang magkakaibigan. Sa kanilang pagsasama-sama, dito nila natuklasan ang common interest nila sa isa't isa. Iyon ay ang musika. Soapfish ang naging pangalan ng banda dahil ito yung sa tingin nilang matatawag nila para sa kanilang sarili. Sila ay apat na miyembro sa banda. Sila ay sina Jeff Bolivar, ang vocalist, guitarist, songwriter ng banda, Cesar Bendoy, bass at backup vocals, Christopher Paisignay, ang singer guitarist, lead guitarist, at Kurt Floresca sa drums. Ang mga awitin ng Soapfish ay patungkol sa mga past experiences na may kaugnayan sa pag-ibig at relasyon. Ang laman ng tugtugin nila ay nakasentro sa emosyon at talaga makaka-relate sa ating buhay na magpapasaya o magpapalungkot sa iyo na magpapaalala ng iyong karanasan. Karamihan ng mga kanta nila dito isinulat ni Jeff Bolivar. Ang iba sa mga kantang sinulat niya ay hango sa kanyang tunay na buhay. Ang mga awitin na isinulat ni Jeff ay may halong rock na mabilis at tempo at slow rock, pero masumikat sila sa pagiging slow rock na love songs ang genre. Kaya naman ito na ang pinanindigan ng banda. Kagaya ng ibang mga banda, nagsimula muna sila tumugtog sa mga bars at sa mga school function events. Nagko-cover sila ng mga kanta gaya ng Foo Fighters, Beatles, Nirvana at iba pa na naging inspirasyon ng banda. Noong September 2004, naglabas sila ng extended play o EP na ang pangalan ay The New Beautiful. Binubuo ito ng tatlong awitin at ito rin ang naging daan para mabuhay ulit ang banda. Noong 2005, sila ay pumirma sa Viva Records Philippines at sa taong din yun, unang inilabas ang kanilang self-titled album na Soapfish. Sa album na ito, nakasama ang mga sumikat nilang kanta. Ito ang Pwede Ba? Pwede ba? Sabihin mo, maghihintay ako sa'yo. Ewan ko? Pagpapaling mo, tuwing ika'y dumadaan. At ang pinakasikat nilang kanta na Tensyonado. Sandali lang, huwag ka munang magsalita. Sa kantang Tensyonado, inilahad ni Jeff sa kanyang interview na ito ay hango sa kanyang relasyon sa naging ex-girlfriend nito. Kung mapapansin ang lyrics ng kanta, may pre-chorus siya pero wala itong main chorus. Ito ay dahil sa hindi niya matapos ang kantang naisulat niya, kaya nung matapos niya ito ay hinayaan na lang niya ito na walang chorus. Dahil sa kantang ito, ito ang naging signature song ng banda. Noong 2006 naman, dahil sa tagumpay ng kanilang self-titled album, nasundan ito ng repackaged album na tinawag na Soapfish Reloaded. Lahat ng mga kanta ng Soapfish sa kanilang unang self-titled album ay kabilang din dito at meron itong tatlong music videos at mga acoustic songs. Noong taong din iyon, nakasama din sila sa tribute compilation album ng The Best of Manila Sound o Piamani Popcorn album sa kantang Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko. Ang nakalipas ay babalik natin. Noong 2009 naman, inilabas nila ang kanilang second album na may pamagat na Good Luck Goodbye. Sa album na ito,
andito ang ibang mga awiting parang si Eli Buendia. Nagkikitara na kung makanta pa siya parang si Eli Buendia. At adjust. Itong second album nila ay malaki ang nailugi at hindi umabot ang sales nila sa kota. Kaya napilitang alisin ang banda ng kanilang record label. Dahil dito ay nag-rile low sila at na-disband ang banda. Pagkalipas ng ilang taon, binuo ulit ni Jeff ang banda. Kinuha niya ulit si Paisignay, Melvin Feliciano na bassist ngayon ng banda, at si Jeffrey Castro's drums. 2014 ng taong iyon, muli silang gumawa ng kanilang third album sa ilalim ng Believe Music na nasa ilalim din ng OBF Music sa kanilang pinamagatang Training. Ang album na ito ay may apat na tracks lamang. Lahat ng kanta dito ay si Jeff pa din ang sumulat. Ang single na inilabas nila sa album na ito ay ang kantang Huwag Ka Sana Munang Umuwi. Huwag ka sana, huwag ka munang uuwi. Hindi man nabigyang pansin ang kanilang banda sa pagbabalik nila, ay nagpatuloy pa din ang Softie sa pagtugtog sa mga bar at campus events nito. Mga kaalamats, noong 2017, naglabas ang Softie ng kanilang single sa kantang Kung Pwede Lang. Gatong po na nasa ilalim ng Warner Music Philippines. Inirecord nila ito sa Sonic State Audio sa Mandaluyong. Ginawa nito ng music video mula sa direksyon ni Jason Pineda. Pagkatapos ng dalawang taon, 2019, nag-release ulit sila ng bagong single na ang pamagat ay Totoo. Ito ay patungkol sa isang magkarelasyon na kung saan hindi nito alam ang nangyayaring kalokohan ng kanyang minamahal hanggang sa mahuli niya ito sa akto na may kasamang iba. Itong pandemic lamang, dahil sa pagpigil ng mga live shows at events, nagnegosyo si Jeff ng kanyang pizza. Pinangalan niya ang kanyang negosyo na Tensionado na hango sa kanilang pinasikat na kanta. Sa kasalukuyan, ay aktibo pa rin ang banda at sila pa din hanggang magpasa hanggang ngayon. Hindi man nila nakuha ang kasikatan kagaya ng mga naunang banda, ang kantang Tensionado ay hindi na mawawala sa playlist ng mga Pilipino at mananatili itong timeless hit na kahit paano ay nakilala sila sa kantang ito. Ang banda ay may 3 studio albums at 7 total music videos. Salamat sa pakikinig mga kaalamats. Kung nagustuhan nyo ang aming video ay huwag kalimutang i-like, subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa naming uploads. Kung kayo ay may mga suggestion, komento o tanong ay babasahin namin ito sa baba. Hanggang sa susunod muli mga kaalamats.